Hello guys, sana po ito na yung huling part ng life story ni Joseph. Bilisan na lang po natin. So, nangyari nga po, inirelate po ni Joseph yung panaginip ng hari ng Ehipto. Kasi yung panaginip po nung hari, lagi pong paulit-ulit na nananaginip yung hari. Nahihirapan na po siya kasi hindi niya talaga maintindihan anong meaning ng panaginip niya. Kasi ang ibig sabihin po ng panaginip nung hari, 7 taong kasaganaan sa kanilang lugar, 7 taon din po ng taghirap at tagtuyot. So, ginamitan po ni Joseph ng strategy. So, nalampasan po nila yon. Nag-stack sila ng maraming ano hanggang sa ang mga karatig na lugar nila, karatig bansa nila, sa kanila umaangkat ng mga lahat ng pangangailangan para makasurvive nung panahon ng taghirap at tagtuyo. Panahon po ng taggutom, hanggang sa naligaw po yung mga kapatid ni Joseph sa lugar ni Joseph. At nakita niya po na ano, magkakasama yung magkakapatid, bumibili po ng mga commodities na kailangan nila. Kasi yung Ehipto nga lang po ang parang pinakamalakas na bansa nun eh. Nasa kanya lang talaga kukuha ng mga produkto. Nakapila po ang mga tao, mahabang mahaba pong pila. So nangyari po, namukhaan po ni Joseph pero sa po hindi na po siya kilala ng mga kapatid niya. Kasi sa tagal siguro ng panahon, inakala nilang patay na si Joseph. Kasi nga po, ibinenta nila eh. Siyempre, maraming consequence na pwedeng mangyari sa isang tao. Pwedeng patay ka na talaga. So, ginawa po ni Joseph ng strategy para subukin yung kanyang mga kapatid. So, nangyari po, nung bibili na po ng mga produkto yung kapatid nila na para makasurvive sila, ginawa po ni Joseph, pinaiwan yung isang kapatid para kung anong gagawin ng mga kapatid niyang matatanda na, anong ipaliliwanag. Kailangan matubos nila yung kapatid nilang isa. So, nung dumating na po, sabi po kasi ni Joseph, isama nila yung pinakabata nilang kapatid para kunin yung isang kapalit na ipinakulong ni Joseph. Kasi parang naisip po ni Joseph, kailangan maaganti siya kahit slight lang eh. So, nangyari po, wala silang nagawa. Talagang gumawa sila ng paraan. Pagbalik nila, sinama nila yung bunso nilang kapatid. So, ayun. Nangyari po, nakita ni Joseph yung isang kapatid nila na kawig niya po ng kabataan niya. Naku guys, ano ba yan? Kapos na naman. May isa pa pong part. Kahit bilisan ko po eh. Ang bilis po eh. Sundan niyo po yung pinakahuling part. Tapusin po natin. Thank you guys. God bless us all.